Magandang araw sa mga tagapakinig sa ating palatuntunang Itanong Mo kay Prof. Sa araw na ito ay makakasama natin muli ang Chair Emeritus ng International League of People's Struggles upang talakayin ang mahalagang sitwasyon sa ating malawak na kilusang mapagpalaya. Magbibigay tayo ng pagpupugay sa kilusang mapagpalaya ng Zimbabwe at sa naging leader nito na si President Mugabe. Maglalaan din tayo ng panahon sa pagtatalakay ng mga kondisyong bunsod naman ng mga presidenteng diktador at anti-mamamayan. Bukod pa at higit rito ay pag-uusapan din natin ang pagbabalikwas ng mamamayang magigiting laban sa mga korap at abusadong lider ng ating nakaraan at kasalukuyan. At syempre makakasama natin si Professor Jose Maria Sison dito sa Itanong Mo kay Prof. Mahalab na makabayang pagbate sa inyo, Professor Sara Raimundo, at sa lahat ng ating kababayan. Prof. Sison, bago tayo tumungo sa mahahalagang usapin sa ating bayan, puntahan muna natin ang isang mainit at pinag-uusapan din ngayon sa buong daigdig. Ito ay ang pagpanaw ng dating Pangulo ng Zimbabwe na si Robert Mugabe noong September 6 sa edad na 75 taon. Magkakaiba ang damdamin ng kanyang mga kababayan sa pagtingin ng kanyang naging kasaysayan bilang Pangulo ng Zimbabwe na dating Rhodesia. Sabi ng mga matatandang Aprikano, si Mugabe daw ay revolutionary fighter at liberator. Maaari po ba ninyong ibahagi sa ating mga tagapakinig sino ba talaga si Robert Mugabe? Totoo ba na naging mahusay na leader siya at revolusyonaryo? Si Robert Mugabe ay totoong revolutionary fighter at leader sa pagpapalaya ng Zimbabwe. Sa kanyang pagpanaw, pinarangalan bilang bayani ng gobyerno at mga mamamayan ng Zimbabwe. Sa matagal na panahon, itinuring siya na bayani at ama ng kanyang bayan laban sa kolonyalismo at imperialismo ng Britanya at sa white minority rule ng mga Ingles. Taglay niya ang African nationalism at naging tagapangulo ng Non-Aligned Movement, Organization of African Unity at African Union. Sa ilang panahon, sinikap niyang mag-aral ng Marxismo bilang gabay sa pagpapalaya sa itim na mayorya ng kanyang bayan. Kinulong siya ng 10 taon, 1964 hanggang 1974, ng mga kolonyalistang Ingles. Sa paglabas niya ng preso, tumungo sa Mozambique para pamunuan ng sandatang pakikibaka ng Zimbabwe African National Union o ZANU laban sa white minority rule ni Ian Smith ng Rhodesia, dating tawag ng mga Ingles sa Zimbabwe. Pumasok siya sa peace negotiations na minungkahi ng Britanya at natuloy ito sa pagtigil sa sandatang pakikibaka. Nagkaroon ng general election ng 1980 kung kailan nanalo ang ZANU Patriotic Front at naging unang prime minister ng Zimbabwe si Mugabe mula 1980 hanggang 1987. Naging presidente siya mula 1987 hanggang 2017. Sa kanyang katungkulan, pinalawak niya ang sistema ng healthcare at public education. Sa umpisa, nakipagkompromiso siya sa Britanya tungkol sa economic policy. Pero itinulak pa rin niya ang dekolonisasyon, lalo na sa land reform, laban sa mga puting panginoong may lupa. Tinawag din siyang diktador ng maraming Zimbabwean. Marami daw pong pinapatay si Mugabe at siya daw ang dahilan ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya. Naging ganid daw siya sa kapangyarihan. Inabot siya ng 37 taon sa pwesto bago siya napabagsak at napaalis ng mga militar sa kanilang bayan. Ano ang masasabi ninyo dito, Prof. Sison? Ang pagkumpiska ng lupa mula sa mga puting panginoong may lupa para ipamudmod sa mga itim na magsasaka ang naging dahilan ng malaking paninira kay Mugabe mula sa minoryang puti, mga kasapakat nilang itim na nasa partido ng Zimbabwe African People's Union at mga pahayagan ng Britanya at kanluran. Sinabutahin ng mga imperialista ang mga export ng Zimbabwe
At dahil dito, napinsala ang ekonomiya nito. Pero naligtas ang ekonomiya dahil sa tulong ng mga bansang hindi palasunod sa US at Britanya. Pinakamasamang hamon kay Mugabe ang paglunsad ng armadong oposisyon sa kanyang gobyerno. Dito nagkamatayan ng marami. Dinurog ng 5th Brigade ni Mugabe ang armadong oposisyon sa Matabeleland, kung saan iniulat na galibo ang nasawi. Gayunman, sa mga eleksyon, pinayagan ni Mugabe ang paglahok ng partido ng oposisyon. Hanggang ngayon, buhay na buhay ang mga legal na kalaban niya sa politika. Ano ang aral na ating mapupulot sa naging kasaysayan ni Robert Mugabe, Prof. Season? May kabuluhan ba ang kanyang mga ginawa para sa mga Aprikano at sa mamamayan ng daigdig? Malaki ang kabuluhan ng ginawa ni Mugabe sa pagpapalaya at pagpapaunlad ng Zimbabwe at sa pagtataguyod ng pagkakaisa ng mga bansang Aprikano laban sa kolonyalismo, imperialismo at paghahari ng puting minorya. Sa kabila ng mga tagumpanya at pagsuporta ng masa, parang hindi niya namalaya ng kanyang pagtanda at pangangailangan na magretiro. Sa edad na 93, gusto pa niyang magpatuloy na presidente ng Zimbabwe, pero pinagsabihan na siya ng militar na palitan na siya ng vice-presidente. Ang aral dito ay dapat may retirement age at limitasyon sa termino ng mga leader. Noong September 21, 1972, ay pinirmahan ng dating pangulo ng bansa at diktador na si Ferdinand Marcos ang Proclamation Number 1081. Isinasaad dito ang paglalagay sa buong bansa sa ilalim ng batas militar o martial law. Ginawa ito ni Marcos para lalong lupigin ang nag-aalbrutong galit na mamamayan na noon ay nakararanas ng matinding pang-aabuso sa mga may kapangyarihan sa bansa. Bagsak ang ekonomiya, marami ang walang hanap buhay, marami ang hindi kumakain sa maghapon at kaliwat-kanan ang pangaapi ng mga kapitalista at Panginoong may lupa sa mga manggagawa at magsasaka. Ipinagbawal ang organisasyon ng mga kabataan at guro sa eskwelahan. Ipinasara ang mga publikasyon at tinanggalan ang karapatan sa pamamahayag at ekspresyon ang mamamayan para hindi malaman sa buong daigdig ang nagaganap na karahasan sa bansa. Marami ang hinuli, tinorture, pinatay at mga dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa nakikita. Kasama natin muli ngayon si Prof. Jose Maria Season para magbahagi ng kanyang karanasan noong panahon ng batas militar. Prof. Season, isa kayo sa mga lumaban noong panahon ng batas militar. Ano po ang inyong masasabi sa ginawang ito ni Marcos? Tunay na masamang tao si Ferdinand Marcos. Sakim sa kapangyarihan at sa kayamanan. Nagpataw ng batas militar sa bayan para magtayo ng pasistang diktadura at mawalan ng hadlang ang kanyang paglabag sa mga karapatang demokratiko at pantao at gayon din ang kanyang pandarambong sa kabangyaman ng bayan at sa mga proyektong overpriced at kakibat nitong mga utang sa loob at labas ng bansa. Noong pamang 1965, tansyado na naming nasa mga makabayan at progresibong organisasyon na may balak si Marcos na maging pasistang diktador habang buhay. Dahil dito, determinado kaming magpalakas ng kilusang masa hanggang may tayo ang isang revolusyonaryong partido at hukbo. Lalong naging halata ang hilig ni Marcos noong 1969 at 1970 na gumamit ng militar para manakot at pumatay. Kayo po ay nahuli noong 1977. Sino po ba ang dumakip sa inyo? Philippine Constabulary o mga sundalo? Paano ninyo hinarap si Marcos at ano ang ginawa nila sa inyo? Composite forces ng Philippine Constabulary ang dumakip sa akin noong November 8, 1967. At pagkatapos, ikinulong ako ng matagalan hanggang 1986 sa Military Security Unit ng Philippine Army. Parang gentleman
kami ni Marcos nang magharap, nagkunwari pa siyang mag-alok ng National Unity and Reconciliation, tugon ko na pag-aralan namin kung ano ang mabuti para sa bayan. Nagreklamo pa ako tungkol sa pagdukot at pamamaslang ng militar sa mga aktivista sa Timog Katagalugan. Nang ibinalik ako sa aking piitan sa MSU o Military Security Unit sa Fort Bonifacio, ilang araw akong pinupuntahan ng mga investigador hanggang Sabado. Halata kong iamot sila na walang makuha sa akin na impormasyong makapagpahamak sa iba. Pagdating ng Sabado at Linggo, ipinailalim na ako sa physical torture, kapilang ng pambubugbog at maraming oras ng water cure. Paulit-ulit na pagpapaagos ng tubig sa aking ilong hanggang para kong nalulunod. Prof. Season, anong aral ang maibabahagi ninyo sa ating mga tagapakinig bilang isa sa mga naging biktima ng martial law? Napakasama ang martial law. Lisensya ito ng presidente bilang commander-in-chief at mga utusan niyang militar na gumawa ng lahat ng human rights violations, kabilang ng mga abduction, torture, pamamaslang at pandarambong. Dahil sa martial law, napakaraming dinukot, desaparecido, tinorture, pinatay at inagawan ng property. Sa pinakamababang estimate, nakapagnakaw si Marcos ng 10 to 15 billion US dollars. Ngayon naman ay dumako tayo sa panahon ng Pangulong Duterte. Maaari niyo po bang ipaliwanag muna sa ating mga tagapakinig ano ang ibig sabihin ng de facto martial law? Tulad ng panahon ng pasistang diktadura ni Marcos at tulad sa Mindanao ngayon magmula 2017, may formal na proklamasyon ng martial law. Pero sa Luzon at Visayas, wala pang ganitong proklamasyon. De facto o sa katunayan, meron ng martial law dahil sa aktual na paggamit ng militar ni Duterte para manakot, manghuli, mag-torture at pumaslang sa mga tao ng walang paghapag at proseso ng kaso sa harap ng karampatang husgado ng sibilyan na gobyerno. Sa ilalim ng Executive Order No. 70, ilinalagay ni Duterte ang gobyerno at lipunan sa kanyang kamay na bakal o kanyang militar na instrumento. Napakarami na po ang mga dating pulis at militar sa ngayon ay nasa Kongreso, Senado at Malacanang. Pinasok na rin ng Philippine National Police ang mga eskwelahan at universidad sa Kamaynilaan para daw supilin ang pagre-recruit ng mga NPA sa mga kabataan. Ito rin daw ay bahagi ng kanilang kampanya ng pagsupil sa mga pinagbabawal na gamot. Ano ang inyong opinyon hinggil sa mga bagay na ito, Prof. Season? Ang mga binanggit mo ay prueba ng de facto martial law. Sa utos ng Commander-in-Chief, nagiging dominante ang mga militar sa gobyerno at sa lipunan. Inakikialamanan militar ang lahat ng bagay para maghasik ng lagim at gumawa ng anumang krimen sa ngalan ng anti-communism at national security. Noong May 23, 2017 ay ibinaba ang martial law sa buong Mindanao. Kasunod nito ay kinansela ng gobyerno ang panglimang round ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines at National Democratic Front of the Philippines, na noon ay parehong nasa the Netherlands ang mga negosyador. Ano po ang inyong masasabi rito, Prof. Season? Magmula sa petsang binanggit mo, nagproklama ng martial law sa saklaw ng buong Mindanao para umpisan niyang labanan ng lantaran ng CPP, NPA at iba pang puwersang revolusyonaryo. Sadyang sinira ni Duterte ang peace negotiations nang sa gayon magawa niyang dahilan ang armed conflict o ang CPP at NPA para magtayo ng pasistang diktadura. Prof. Season, hindi lamang isang taon ang martial law sa Mindanao. Ito ay na-extend pa hanggang matapos ang taong 2019. Ano po ba sa inyong pagtingin ang dahilan ng pamahalaan at bakit kailangan ipagpatuloy pa ang martial law sa Mindanao? Ipinagpatuloy ang martial law sa Mindanao bilang pundasyon ng de facto martial law sa buong Pilipinas at bilang pundasyon na rin ng pandaraya sa nakarang eleksyon at anumang susunod na eleksyon.
Dumidado na ni Duterte ang Kongreso at local governments dahil sa malaking pananakot sa oposisyon at pandaraya sa eleksyon sa Mindanao. Isa pang mahalagang punto, dahil sa martial law sa Mindanao, napadali ang pang-aagaw ng lupa at natural resources mula sa mga kawawang lumad at mga magsasaka. Ano po ang epekto ng martial law sa Mindanao? Sa inyo po bang pagtingin, Prof. Season, malulupig ng pamahalaan ng mga revolusyonaryong pwersa ng CPP, NPA, NDF? Sa palagay ko, hindi malulupig ng bulok na gobyerno ang pwersang revolusyonaryo sa Mindanao. Lalo pang lalakas ang mga ito dahil sa ibayong pangapi at pagsasamantala at dahil taglay nila ang tamang linya ng demokratikong revolusyon ng bayan. At tama rin ang estratehiya nila na pangmatagalang digmang bayan at mga taktika ng digmang gerilya na malawak at masinsinan batay sa malawak at malalim na suporta ng masang api. Sa September 21 ay aalalahanin ng mamamayang Pilipino ang ika-47 taon ng batas militar sa bansa. Ano po ang inyong pabaong mensahe sa ating mga tagapakinig, Prof. Season? Mensahe ko sa lahat ng ating kababayan na tandaan ang malalaking krimen ng pasistang diktadura ni Marcos at ipagbunye ang dakilang pakikibaka ng masang Pilipino at mga makabayan at demokratikong puwersa para ibagsak ang diktadurang iyon. Matuto sa karanasan at labanan ng puspusan ang balak at mga hakbang ng tiraniyang Duterte na magpataw ng martial law at pasistang diktadura sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat, Prof. Season, sa isang mayaman at matalas na diskusyon. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Nagpapasalamat ako muli kay Professor Sara Raimundo at sa lahat ng tagapakinig. Mabuhay kayo! 47 taon matapos ang deklarasyon ng martial law ay nahaharap na naman tayo sa malalagim na kondisyon. Mabangis ang gobyernong Duterte at ang galamay nito lalo-lalo na sa mga manggagawa at magsasaka. Tinatakot at pinapatumbar nito ang mga nagtatanggol sa karapatang pantao at nais magsulong ng kapayapaan. Tandaan natin, hindi magiging ganito kasahol ang paninikil sa ating mga laya kung wala ring matinding krisis na hinaharap ang ating sistema. Ang gustong mangyari ng mga nasa kapangyarihan ay panitilihin ang umiiral na sistema sa kabila ng krisis nito. Kaya tinatakot at inaagawan nila ng buhay ang mga nagnanais baguhin ang sistema upang masolusyonan ang krisis. Habang sila ay papahina, nais din nila tayong maging mahina. Kaya't nararapat lamang na tayo ay humugot ng lakas sa pagtitiwala sa kilusang masa. Ito po si Sara Raimundo ng Bagong Alyansang Makabayan at Universidad ng Pilipinas. Hanggang sa muli dito sa Itanong Mo kay Prof.